Good morning, Sir King. Do you need anything? I need you to be discreet and listen to me carefully. Kailangan ko ng DNA test. DNA test po? Nino po, sir? I need you to get me a DNA test sa akin at sa mga anak ni Violet. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ika-anim na kabanata. Pink? Muling tanong ni King. Tila ba nabulabog ang buong pagkatao ni Violet nang marinig ang pangalang itinawag sa kanya ni King? Halos mataranta siya at hindi malaman kung ano ang kanyang isasagot. Napahawak siya sa kanyang peklat na nadaplisan ng kamay ni King. Alam na alam ni King kung anong klase at itsura ng peklat ng babaeng nakasiping niya noon. Dahil ito agad ang una nakabukaw ng kanyang atensyon sa katawan ng dalaga. Nakabisado niya agad ang hugis nito dahil para sa kanya, mistulang simbolo iyon ng paghihirap nito. Na kahit hindi naman dapat ay kinailangan niyang ibenta ang kanyang sarili para lamang maitaguyod ang sariling buhay. Lalo na't hindi naman ito nakakapag-aral. That scar. It seems familiar. Wika pa ni King. Na siyang lalo lamang nagpataranta kay Violet. Napalunok ito at napaiwas ng tingin, habang nag-iisip kung papaano siya kakamyo at tatanggi na hindi naman siyang nakasamang dalaga ni King sa kama 5 taon nang nakalipas. Sinong Pink? Pagkukunwari ni Violet, ayaw naman niyang magmaang-maangan. Kailangan niya itong gawin. Bahagya pa nga siyang nagulat nang marinig na tawagin siyang Pink ni King. Ibig sabihin lamang nito ay naaalala pa talaga ni King ang kanyang pagkatao, na hindi siya nalimutan ito at nanatili siyang nakatatak sa isipan ng binata. Pero naisip din ni Violet na delikado iyon, dahil kung maisip lalo ni King na siya at si Pink ay iisa, baka sumagi rin sa isipan nito ang posibilidad na siya ang ama ng kanyang mga anak. Pink! Sino si Pink? Tanong pa ni Violet. Nagkunwari ng galit-galitan si Violet dahil sa lumabas na pangalan sa bibig ni King. Anong Pink? Sino siya? May girlfriend ka ba? Mukha lang ba akong paraosan? Hindi makapaniwalang tanong ni Violet. Nabigla naman ang labi si King dahil sa pagkukwestiyon na iyon na ginawa ni Violet. Na mistula bang nagsiselos ito at hindi makapaniwala sa kanyang nasabi. Meron bang babae na dapat ay nasa pwesto ko ngayon? Tanong pa ni Violet. Kasi kung ganun, ay mas mainam naman siguro kung umalis na lang ako. Hindi naman ako kabit. Patuloy pa nito at akmang tatayo na sana at aayusin ang kanyang damit nang bigla siyang pigilan ni King. Hey! Pagtawag sa kanya ni King habang nakahawak pa sa kanyang kamay. I'm sorry. Some random name must have slipped my mouth. Paghingi nito ng dispensa. Mistulang kinabahan naman kasi ng kaunti si King dahil sa biglang pag-iiba ng mood ni Violet, nalingid sa kanyang kaalaman ay isang palabas lamang. Dahil talagang kinakabahan na si Violet ngayon, hindi niya alam kung papaano siya makakapag-react na maayos nang hindi mababakas ang kaba at pagkabahala sa kanyang boses nang tawagin siyang Pink ni King. Kaya naman nagalit-galitan na lamang siya. Lumapit palalo si King kay Violet at saka nagsimulang lambing-lambingin nito sa pamamagitan ng paghalik sa leeg patungo sa pisngi at labi nito. Hindi naman na nakatanggi pa si Violet at hinayaan na lamang si King na gawin sa kanya ang anumang naisin nito. Nagsimulang maglakbay ang mga kamay ni King sa bawat parte ng katawan ni Violet na animoy kabisado na ang bawat korte at hubog nito. Inalis na ng tuluyan ni King ang mga damit na bumabalot sa katawan nilang pareho. Ramdam na ni Violet ang init na nagbabadya sa kanika nilang mga katawan. Para bang baliwala na sa kanya na muntikan ang madiskubre ni King na siya ang babaeng nakasalo niya noon, 5 taon nang nakalilipas. Ang tanging tumatakbo lamang sa isip ni Violet ay ang ligayang nararamdaman
habang magkadikit ang mga katawan nila ni King. Bumaba ang mga halik ni King patungo sa dibdib at mga makikinis na hita at binti ni Violet. Halos mapaigtad at mapapikit si Violet habang nararamdaman ang mga labi ni King na dumadampi sa bawat parte ng kanyang katawan na tila ba nagbibigay ng kiliti sa kanya. Hindi na nga pinalampas pa ni Violet ang pagkakataon na siya na mismong umibabaw sa katawan ni King. At kahit hindi nakakakita si King, anong ligaya ang kanyang nararamdaman habang napapapikit sa bawat paghampas ng bewang ni Violet sa kanya. Tanging lakas ng bawat paghinga at halinghing lamang ang nananaig sa buong kwarto habang walang humpay sa pagiling si Violet sa ibabaw ni King. Hindi na nila alintana ang init ng gabi habang nagsasalo ang kanika nilang mga katawan. Gayunpaman, tila ba merong bagay na bumabagabag sa isipan nilang dalawa na itinatago lamang nila sa likod ng kanilang mga halinghing at pagtawag sa pangalan ng isa't isa. Pakiramdam ni King ay nararamdaman niya na at nangyari na sa kanyang sitwasyon na to. Wari ba'y napaka-pamilyar ng pakiramdam ni Violet sa kanya? Habang si Violet naman ay lalo lamang naaalala ang gabing nangyari sa kanila ni King. Hindi kailanman nagbago ang init at pagkabighani na nararamdaman niya para sa binata. Marahil ang kaibahan lamang ay isa lamang siyang parausan para kay King noon. Pero ngayon ay may kaunting pagkakampante siyang nararamdaman dahil alam niya at ramdam niya na meron na ring pagtingin si King para sa kanya. Na hindi siya gigising sa umaga nang tanging check-in na lamang ang katabi niya. Nang maabot nilang pareho ang rurok ng gabi ay kapwa sila napahiga habang hinahabol ang kanika nilang mga hininga. Hindi maiwasang gumuhit ang isang ngiti sa labi ni King habang nakabalot ang mga kamay sa balikat ni Violet na siya namang nakahiga sa kanyang dibdib. Hindi na sila nagpalitan ng kahit anong salita pero bakas naman sa kanila ang saya sa namagitan sa kanila ngayong gabi at ang nag-uumapaw nila mga puso. Hinalikan na lamang ni King si Violet sa noon ito, pababa sa kanyang ilong at patungo sa kanyang labi na matagal ding dumampi roon. Napangiti naman si Violet sa ginawa ni King at sa mga sandaling iyon ay tila ba wala na siyang ibang hihilingin pa hanggang sa tuluyan na nga sila makatulog nang kapwa merong ngiti sa mga labi at nasa tanga ng isa't isa. Kinaumagahan ay naunang nagising si Violet kay King. Nagunat pa siya ng kanyang katawan at naramdaman pa nga niyang medyo makirot ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Marahil ay sa sobrang pagiling niya sa ibabaw ni King kagabi, napahawak na lamang si Violet sa kanyang mukha at hindi mapigilan ng sarili na mapabungis-ngis habang iniisip kung papaanong halos masira na nila ni King ang kama kagabi. Nakitang-kita naman sa mga gusot ng kobre at kumot. May kataasan ang sikat ng araw na siyang tumatama sa mukha ni King. Mahimbing pa itong natutulog at bahagya pa nga ang nakabukang bibig. Kaya naman hindi maiwasan ni Violet ang mapangiti habang pinagmamasdan ang napakaamong mukha ni King na tila ba isang anghel na payapang natutulog. Habang pinagmamasdan ni Violet si King ay hindi niya maiwasang mapaisip sa mga posibilidad na maaaring mangyari. Habang hawak-hawak niya ang pisngi ni King at hinahawi niya ang buhok nitong tumatama sa kanyang mga mata ay kung ano-anong mga bagay na ang naiisip ni Violet. Hindi maiwasan ni Violet at hilingin na sana ay ganito na lamang ang kanilang sitwasyon sa araw-araw na matutulog si Violet nang si King ang kanyang kapiling at yakap ito sa madalim at malamig na gabi at gigising siya nang mukha rin ni King ang pinakaunang masisilayan. Hindi mapigilan ni Violet na umasa na papaano kaya kung noon pa man ay hindi na nakataktang ikasal si King sa iba at nagkaroon siya ng pagkakataon na mas makilala pa si King. Na kung nasa ibang estado ba siya ng buhay niya noon at kung noon pa man ay kalibel niya na si King ay nagkaroon kaya sila ng pagkakataon na magkasama? Na kung hindi lamang siya isang hamak na kahera sa bar na nagsilbing gift girl at parausan ay magkakaroon kaya ng malalim na pagtingin sa kanya si King?
Naisip din ni Violet na papaano kaya kung hinanap niya si King noon nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao. Paano kaya kung sinabi niya rito noon na siya ay buntis? Pananagutan kaya siya ni King? Hindi niya kaya kakailanganing buhayin at itaguyod ng mag-isang kanyang mga tatlong anak? At magkaroon kaya ang mga ito ng ama? Na hindi sila magiging ulila sa paggalingan ng ama at isa silang masaya at buong pamilya? Sa isang banda naman ay naisip ni Violet na papaano kaya kung sabihin niya ng katotohanan kay King ngayon na siya talagang ama ng kanyang tatlong anak? Tatanggapin kaya silang lahat ni King nang may kaluwagan sa loob? O itataboy lamang at hindi na mag-aabalang hanapin pa? Napailing-iling na lamang si Violet sa lahat ng mga senaryong tumakbo sa kanyang isipan. Napahinga siya ng malalim at saka inialis ang pagkakahawak sa pisngi ni King upang hayaan muna itong matulog ng mahimbing. Tumayo si Violet at naglakad patungo sa CR upang maligo. Iwinaksi niya na ang kanyang mga naiisip na posibilidad at mga paano. Naisip niyang mas mainam na lamang siguro kung hahayaan niya na ang kanilang sitwasyon ngayon. Masyadong masaya at payapa ang mga kasalukuyang nangyayari para sirain pa niya ito. Ipinihit na ni Violet ang shower at pumikit habang hinahayaang pumatak ang maligamgam na tubig sa kanyang katawan. Dahil tulog pa naman si King, sinulit na niya ang pagkakataon na maligo ng may katagalan. Bagay na hindi naman niya ginagawa sa mga normal na araw. Habang naliligo si Violet, maya-maya lamang ay nagising na rin si King. Pagmulat ni King ay kinapakapa niya ng kanyang gilid at napagtanto niyang wala roon si Violet. Narinig naman niya ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa CR. Kaya naisip niyang baka naliligo lamang si Violet. Napangiti naman si King habang sinasariwa ang mga nangyari sa kanalan ni Violet kagabi. Ngayon na lamang siya nakaramdam muli ng ganoong klaseng ligaya. At ngayon lamang niya muli nagawa ang makipagsiping sa isang babae na hindi siya kakailanganing itaboy pagsapit ng umaga. Gayunpaman, hindi pa rin nawala sa isip ni King si Pink. Pati ang peklat na nahawakan niya sa likod ni Violet na talagang kawangis ng sa babaeng nakapiling niya noon. Kung ano-ano mga naisip niyang senaryo hanggang sa siya na ay mapaigtad at mapaayos ng upo. Papaano nga kung si Pink at Violet ay iisa? Merong tatlong anak si Violet ngayon. Binilang ni King ang mga taon at bigla siyang natigilan nang maisip ang posibilidad at bumagabag na ito ngayon sa kanyang isipan. Kaya naman agad na kinapa ni King ang mesa na nasa kanyang gilid upang abutin ang kanyang telepono. Kinuha niya na ito at agad na klinik ang speed dial upang matawagan ang kanyang sekretarya. "Good morning, Sir King. Do you need anything po?" tanong sa kanya ng secretary. "I need you to be discreet and listen to me carefully. Kailangan ko ng DNA test." Kumunot ang noon ang assistant niya. "DNA test po? Nino po, sir?" Nagugulahang tanong pa nito. "I need you to get me a DNA test. Sa akin at sa mga anak ni Violet. My personal assistant." Halos matawa naman ang sekretary ni King. Pero dahil utos ito ng kanyang amo, ay tiyak na kailangan niya itong sundin. "Okay, sir. I will do whatever you ask. DNA test, okay? Are we clear?" Hindi na malaya ni King na nakalabas na pala ng CR si Violet. "DNA test? Para kanino?" Kunot ang tanong ni Violet. Nagmamadaling pinatay ni King ang telepono at saka inibang usapan. "Nothing, some random person scam yata. Nag-aalok ng DNA test or something." Mukhang nakumbinsi naman si Violet sa paliwanag ni King at umupo na sa may vanity upang mag-ayos ng sarili. Habang si King naman ay nagtungo sa CR. Pagpasok lamang ni King sa CR ay agad na siyang nadulas at tumama ang ulo sa bathtub dahil hindi pa nalilinis ni Violet ang CR lalo na't kagagamit niya lamang nito. Narinig na lamang ni Violet na merong lumagapak. "King!" Wika nito at saka tumakbo patungo sa CR
kung saan nakita niyang nakahiga si King at walang malay habang mayroong dugo sa ulo. Napasigaw ng malakas si Violet, dahilan upang agad na pumasok ang mga tauhan sa kwarto ni King. Agad na sinugod si King sa ospital at halos naman mapuno ng kaba si Violet habang inaasikaso ito. Makalipas ang ilang oras ay lumabas ang doktor para kausapin si Violet at Mrs. Raimundo. Kayo po bang pamilya? I'm his mom. Tumango ang doktor at agad na ipinaliwanag ang lagay ni King sa kanila. Agad na napatulo ang luha ng dalawa nang marinig ang unang winika ng doktor. Ano kaya maaring nangyari kay King? Magkakalakas na kaya ng loob si Violet na ipagdapat ang katotohanan kay King? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.